Chat Igay, mapapaibi ang bibi mo at ang bibi ko. I love you. Love you, pare. Bibi! Gandang gabi, Bi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapaubaya. Yes, friend, kung ikaw naranasan mo ng magpaubaya, alam kong hanggang ngayon ay masakit pa rin kung iisipin, no? Kung babalikan mo yung pagkakataon na isinuko mo ang taong mahal na mahal mo patungo sa ibang tao, patungo sa bago niyang gusto. Alam kong nakakaramdam ka pa rin ng kirot, sakit, hapdi at bighati. Pero ganun talaga, 'di ba? Aminin mo man o hindi, for sure meron kang panghihinayang or questions like what if pinaglaban mo siya? What if kung kayo pa? What if nanumbalik yung pagmamahal niya? 'Di ba? Yung mga ganyang questions yung bumabagabag sa iyo gabi-gabi for as long as naiisip mo yung taong minsang naging bahagi ng buhay mo tapos pinakawalan mo para sa ikasasaya niya at ng bago niyang mahal. Pero ganun talaga, no? Kailangan nating panindigan yung mga naging desisyon natin na kahit gaano pa ito kahirap tanggapin at harapin, ay wala eh. Yun na talaga yung nangyari, diba? So be it. And for sure naman, bago ka nagdesisyon na pakawalan niyang taong mahal mo bago mo siya ipaubaya, alam mo talaga na makakaramdam ka ng pagkalugi, makakaramdam ka ng kalungkutan, makakaramdam ka ng sakit. Pero since mahal mo nga siya at gusto mo siyang laging masaya, doon ka na sa iba. Diba? Pinaubaya mo yung taong mahal mo. And yes, friend, gusto ko lang din sabihin, no? At gusto ko lang din i-clarify sa'yo na hindi porket pinaubaya mo yung partner mo sa ibang tao, hindi ibig sabihin nun hindi na sapat yung pagmamahal na meron ka. O hindi naman kaya, mahina ka kaya sumuko ka na. Wala sa iyo yung problema. Hindi mo kakulangan. Hindi mo kasobrahan. At hindi yun rason para humanap siya ng iba at ipagpalit ka. Kasi kung talagang mahal ka niyan, hindi mo kinakailangan dumating sa puntong papalayain mo siya para lang sumaya siya sa piling ng iba. Kaya kung feeling mo nandadown ka kasi feeling mo nasa iyo yung mali, hindi ganun yun. In fact, mas malawak kang mag-isip, mas malaki yung puso mo, at sadyang alam mo lang talaga kung kailan dapat lumaban at umatras. Kasi nga naman, di ba? Mahirap ipaglaban ang isang taong nauna ng sumuko sa'yo. Paano ka makikiba kalaban sa iba kung yung taong pinaglalaban mo ayaw na sa iyong sumama? Papahirapan mo lang yung sarili mo. Mas gagawin mo lang komplikado yung sitwasyon ninyo. Kaya toxic positivity man kung papakinggan, pero alam mo siguro blessing in disguise na lang din yan. Yung nalaman mo yung totoo bago ka pa niya tuluyang ipagpalit sa iba. At least, di ba, kahit papaano, sabihin na natin na hindi man tama, pero at least una pa lang nalaman mo na meron na siyang ibang ginugusto, meron na siyang ibang mahal, at hindi na ikaw yun. And by then, nagkaroon ka ng chance ang makapagdesisyon kung ano yung dapat mong gawin. At napagdesisyonan mo nga na palayain siya at ipaubaya siya sa iba. And that's it. Yun yung naging desisyon mo. That's it. Period. Wala ka nang dapat habulin. Wala ka nang dapat itanong. Kasi pinakawalan mo na siya.
kasi pinaubaya mo na. Maaaring sa ngayon, yes, prena. Hindi mo pa naiintindihan, pero someday, I promise you, pinapangako ko sa'yo, tuluyan ka rin maliliwanagan kung bakit kinakailangan mong pagdaanan yung ganyang sitwasyon. Kung bakit kinakailangan mong dumaan sa ganyan kabigat na pagdedesisyon. Kung bakit kinakailangan kang alisin sa piling ng isang tao na kahit na mahal mo pa siya, sadyang hindi na talaga pwede na maging kayong dalawa. And with that, I salute you, yes, friend. Maaaring ibang klaseng pagmamahal yung meron ka, di ba? Pero pagmamahal pa rin yung maituturing. Marami sigurong magtatanong, mag-question, mahal mo pala, bakit mo pinakawalan? Bakit mo pinaubaya sa iba? Bakit mo hindi pinaglaban? Well, maaaring siguro, ganun yung definition nila ng pagmamahal at pag-ibig. Pero pagdating sa'yo, sadyang mapagmahal ka. Iba yung pananaw mo sa larangan ng pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, ibibigay mo kahit ano pang kasiyahan nito, ultimo bagay na ikadudurog ng puso mo. And that's how you see love. And iba-iba tayo ng pananaw pagdating sa pag-ibig. At again, hindi kahinaan yan, yes, friend, ha? Minsan nga, isang katapangan pa ang kusang sumuko sa laban na alam mong ikapapahamak mo lang. So, masasabi natin, no, na you choose your battle wisely. Tsaka talo ka dun, ano ka ba? Oo, tama lang na hindi ka na lumaban pa kasi talo ka dun. Pangit siya, ikaw hindi. O, di ba lugi? Kaya ikaw, yes, friend, kung nagpaubaya ka, huwag kang mag-alala. Oo, ginawa na rin niya ni Moira. Oo, tignan niyo, ang ganda-ganda niya ngayon lalo. Diba? Mas lalo siyang kuminang at gumanda. At yung pinaubaya niya, yun ngayon yung ngawangaw-ngaw, yung umiiyak. Yun yung mas nangihinayang, diba, na pinakawalan siya. Yan sinasabi ko sa inyo, kapag gagawa kayo ng desisyon ninyo sa buhay ninyo, isipin ninyo, hindi na lang kayo ang nandyan sa sitwasyon. Dalawa na kayo dyan sa relasyon, kaya dapat i-consider nyo ng maigi at isipin nyo ng mabuti yung gagawin ninyong desisyon. Para sa huli, walang pagsisisi. Diba? Para walang pagpapaubayang nagaganap. Para wala na masyadong sakit at hirap. Hoy, pero alam nyo ha, hindi naman lahat ng klase ng pagpapaubaya ay masakit. Yung iba ay masarap at masaya. Mm-mm. Bakit hindi nyo itanong dun sa mga gabi-gabing nagpapaubaya sa asawa nila, di ba? Yung talaga solid, di ba? Pag-gising mo, maligaya ka. Oo. Ay, naku, well, anyways, mga yes, friend, na tatlong oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Martes, sa parehong oras at istasyon. Dito pa rin at dito ka lang, sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes. FM. Good night, baby. Mwah, mwah. Oras natin, 11:36. 101.1